good morning guys. Sa mga oras na ito guys, we witness natin itong harvester. Kasi itong sister-in-law ko magpapa-harvest sa ngayon. So ito guys, ito yung harvester. Nung panahon yung nasa elementary pa lang ako, high school, yung ginagawa, hindi harvester eh. Yung ginagapas. Pero ngayon high-tech na. Harvester na, napakabilis. So ayan sa guys oh. Nung araw yung itong isang pilapil na ito, minsan aabutin ka ng isang araw sa kakagapas. Ngayon minuto na lang. Napakabilis. Ayan guys, high-tech na talaga yung panahon ngayon. At saka ngayong panahon, wala ka na rin makukuhang taga-gapas ng ano, ng mga palay. Wala nang may nagagapas ng mga palay ngayon. Yung mga tao ayaw na ng trabahong ganun. Bihira na lang, ewan ko lang kung mayroon pa, pero mangilan-ngilan na lang talaga siguro. Puro baka wala na talaga. Galing. So ito, ayan. So ayan guys, so sinasahod yung ano, yung palay. Ayan. Uy, pagka napuno naman ay inuhulog lang. Tapos mayroon ding tagahakot siguro. Mayroon ding tagahakot. Ito guys, so hinulog niya. Kasi puno na. Ang bilis. Ngayon ko, ngayon pa lang din ako nakakita ng ganito. Kasi tumagal nga ako sa Maynila. At nung araw, pagka nag-harvest kami rito, nung sister-in-law ko, ginagapas namin manumano gamit yung karit. Pagkatapos nun, aapakan mo yung ginigiik, pero ngayon hindi na. Kaya na, harvester na. Yan. Yun naman ang alalay niya, kasi dyan lumalabas yung ano, yung mga palay. So dito sa likuran natin guys, kung maririnig nyo, mayroong hand tractor. Kasi itong kabila na yan dito, tapos na yan. Inaararo na ngayon. Ito sa guys, pakita ko sa inyo. So ayan guys, hand tractor naman ito. Yan, ginagamit yung tawag ito, drum wheel. Kasi tataniman na ito ng pan, baka sa mga sunod na araw. Tataniman na ito, yung tinatawag na direct seeding. Kaya ginagawa ng ano, pinuputik na yung pan, pinuputik na yung palayan na ito para kataniman ito sa mga sunod na araw. So ganito, ano, kung titingnan mo lang guys, napakahirap ng trabaho talaga ng mga magsasaka. Maghihintay ka, kung hindi irigado yung lupa mo, maghihintay kang ng napakahabang panahon. Kung walang ulan, hindi ka makapagtanim. Ito, nung mga nakaraang araw, umuulan. So, nagkaroon ng tubig itong palayan na ito. Yan, pagkatapos naman ito, araro na ito, tataniman na nila, direct seeding. Maghihintay na naman ng ilang buwan. Tapos, hintay rin ng tubig. Pagka yung hindi dumating yung tubig, at saka matutuyuan yung palayan mo, yun ang malas sa mga magsasaka. Kasi matutuyuan yung pan, matutuyuan yung itong bukid na ito, matutuyo yung pananim, so walang aanihin. So diba guys, napakahirap pa kayong panayong lupa mo, eh, hindi irigado. Kaya kung minsan pag nakita mo yung mga tao na nagtatapon ng mga pagkain, mga kanin,
kuminsan sa kuminsan nakakaawa yung mga magsasaka natin eh. Kasi tatapon mo lang yung kanin. Eh, kung gaano kahirap yung mga ginagawa ng mga magsasaka para lang makapagtanim saka makaanin ng palay. Kaya guys, mga kababayan, mag-ingat tayo sa kinakain natin kung hindi natin maubos yung kanin, lalo na pagka bumibili tayo. Bibili lang tayo, kukuha lang tayo ng maubos natin kasi kawawa rin mga magsasaka natin. Papakahirap sila. Tapos tayo kuminsan kasi kung marami kang pera, kala mo okay lang, tapon mo lang. Pero kung makikita mo pala yung mga trabaho ng mga magsasaka, doon mo malaman na nakakaawa pala. Kailangan mag-ingat tayo. So yung mga ito naman guys, pagka napuno na yung pan, pag napuno na yung sako, yung meron naman silang tagahakot. Yan sila guys, hinahakot nila. Hinuhulog ng harvester na yan. Tapos mayroon naman silang tagahakot. Kaya lalapit tayo doon guys. Lalapitan natin yung harvester. Tuloy tayo dito sa pilapil. Tayo daraan sa tubigan. Tubig guys, tubig. Uy, galing niya oh. Sumusob-sob. Ito guys yung mga tagahakot nila. May iba doon lang. Bale yung i-harvest na ito hanggang doon pa sa dulo. Doon, hanggang doon sa dulo na yan. A-harvest nila yan. Pero mabilis lang naman yan kasi ang bilis nitong harvester. Baka hindi nga abutin ito ng maghapon eh. Galing oh.
paano, may idea na tayo kung paano magtrabaho itong harvester. So maraming salamat mga kaprobinsyano sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, baka makahingi ng konting favor sa iyo, hindi pa ki-like and subscribe itong YouTube channel natin. Kung pwede, baka pwede mo na rin i-share. Maraming salamat mga kaprobinsyano. Hanggang sa muli sa mga sunod natin na mga vlog. Magkita-kita tayo ulit. Bye!